Hello mga kalakbay sa buhay, ang i-share ko naman po sa inyo ngayon ay ano-ano nga po bang benepisyo ang makukuha natin sa Ikmo or Betel paper. Samahan niyo po ako para malaman niyo po, at bago po ang lahat, i-click niyo muna po ang subscribe button and also the bell para pa-updated kayo sa mga susunod na upload po natin about medicinal plants. Tara na po! Okay, nandito po number 1, diabetes. Nguyain ang fresh leaves, lunukin ang katas. Ayan po, napakadali lang, hindi po ba? Ang pangalawa naman po ay nakakatulong po ito sa prostate cancer. I-blend or dikdikin lamang po ang dahon at uminom ng 1/4 glass 3 times a day sa loob po ng 20 araw or 20 days. Ayan. Number 3, lymphoma cancer. Same procedure po sa number 2. Ayan, i-click nyo lang po, i-check nyo ang number 2 at same procedure po. Ayan. At number 4 naman po, depression. Nguyain din ang dahon po. Nguyain ang dahon, lunukin ang katas. Ayan, napakadali pong proseso yan. Kayang-kaya po natin. Number 5, pananakit ng katawan. Painitin ng saglit ang dahon, itapat sa apoy at itapan po sa masakit na parte ng katawan. Ayan, napakadali lang po kung iisipin natin. Kaya huwag po tayong tamaring gumawa na. Naman po natin is blood clot. Same procedure po ito sa number 2. Ang number 7 po, nakakagamot din po ang ikmo sa pigsa. Dikdikin at itapal ang dahon. Palitan po ito every 4 hours. Ayan, nakakatulong po kung may pigsa po tayo. Number 8, Alzheimer's disease. Ayan, nakakatulong din po ito sa Alzheimer's disease. Magmuya ng dahon daily, lunukin lang po ang katas. Ayan, nakakatulong po ito. Kaya gawin po natin yung mga makakabuti sa ating kalusugan. At number 5 po natin, number 9 is platelet. I-blend ang dahon at uminom po ng half glass twice a day. Ayan, napakalaking tulong po ng ikmo sa ating health. So, gawin po natin yan. Huwag po tayong tamarin. Marami po ang ikmo. Nakukuha lang po ito sa mga tabi-tabi o sa mga kapitbahay natin. Ayan mga kalakbay, ang susunod naman po is anemia, number 10. Nakakatulong din po ito sa anemia. I-blend lang po ang dahon at uminom din po ng half glass twice a day. Ayan, almost, same procedure po ito sa number 9. At number 11 naman po, cholesterol. Nakakagamot din po ito sa sobrang cholesterol natin. Isang basong tinadtad na dahon at pakuluan lang po ito sa 2 basong tubig. 3 to 5 minutes po at ubusin po ang tubig na pinakuluan ito. Ubusin nyo po yun. Ayan. Ang sunod naman po ay number 12, oral cancer. Nakakatulong din po ito sa paggamot ng oral cancer. I-blend at dikdikin ang dahon at uminom po ng 1/4 glass 3 times a day. Ayan. Napakasimple lang po. Kaya kayang-kaya po natin yan. At napakamura po ng ikmo at libre nga lang po. 30 naman po natin mga kalakbay is leukemia. Ilagay sa blender ang dahon at dagdagan po ng kalahating basong tubig. I-blend at salain nyo po ito and then uminom po kayo every 6 hours. Ayan, maganda rin po ito sa leukemia. Nakakatulong din po sa para gumaling tayo sa ating nararamdaman o sa ating karamdaman, lalo na po ang leukemia. I-try nyo po, why not? Wala namang tumawala at napakamura naman po ng ikmo. O dating ko at free nga lang po ito kung maglalakad-lakad lang po tayo sa mga kapitbahay o sa ating farm. Marami po ang ikmo sa ating farm. Ayan. Ayan mga kalakbay, ang pang 40 naman po natin is breast cancer. Nakakatulong din po ang ikmo sa may mga sakit po na breast cancer. Why not? I-try po natin. I-blend lang po ang dahon at uminom po ng kalahating baso araw-araw at twice a day din po yan. Kalahating baso twice a day. Ayan. Uminom po sa umaga at sa hapon. Kalahating baso po. Ayan. I-try nyo po. Why not? Baka sakali po matulungan kayo sa inyong karamdaman. Number 59 po is lung cancer. Ayun po. I-blend din po at uminom din po ng kalahating baso twice a day. Sa hapon at sa umaga at sa hapon. Ayan. I-try nyo po yan mga kalakbay. Ayan po, nakakatulong din po pala sa sakit na bony. Number 16 po yan. Dikdikin ang dahon at ipahid ang katas 3 times a day. I-try nyo po, why not? Ayan, number 17 naman po is peptic ulcer. Nakakatulong din po ito sa peptic ulcer. I-blend ang dahon, tigain, uminom. Ayan po mga kalakbay, nakakatulong din po sa peptic ulcer. I-blend ang dahon, tigain at uminom po ng half cup 3 times a day naman po ito.
Number 18, bronchitis naman po. I-blend at dikdikin ang dahon, uminom ng 3 kutsara 3 times a day. Number 19 naman po natin, liver polyps. Same procedure po ito sa number 17. I-blend ang dahon, pigain, uminom po ng 1/2 cup 3 times a day. Number 20 naman po, sakit sa tenga. Kung sumasakit po ang inyong tenga or ayan, yung ears po natin, dikdikin ang dahon, pigain 1 patak sa umaga at sa hapon. Ayan po. Nakakatulong din po ito sa kabag. Dikdikin ang dahon, lagyan ng coconut or olive oil at itapal sa tiyan. Ayan po ang number 21 po yun natin. Ayan po mga kalakbay, nakakatulong din po ito sa malaria. Number 22 na po tayo. Pakulay ng dahon at uminom po ng 2 cups a day. Ayan. 2 baso po isang araw ang inumin niya naman po kung kayo po ay may malaria. Number 23 naman po, magaling din po itong igamot sa rayoma. Same procedure po sa number 22, pakuluan ang dahon at uminom po ng 2 cups a day. Ayan, 2 baso po araw-araw. Sakit sa ulo, pang 24 na po natin, dikdikin at itapal sa noo ang dahon, lagyan ng olive oil at or coconut oil. Ayan, napaganda po nitong pain, ano din po, or liver sa headache po natin. Ayan, dikdikin lang po at itapal po sa noo. Number 25 naman po sa sinaw. Magaling din po pala po itong kung may sinaw-sinaw po tayo sa ating bunganga. At ayan po, nakagamot din po. Diktikin ang dahon at itapal o ipahid ang katas. Ayan, napakadali lang po mga ayan po mga kalakbay. Ang susunod naman po is number 26 na po tayo, diphtheria. Ayan, kung may nararamdaman po kayo, diphtheria, same procedure po sa number 22. Pakuluan ang dahon at uminom po ng 2 baso araw-araw or 2 cups a day. Ayan po. Susunod naman po, sore throat. Pakuluin ang dahon tapos igargal nyo po, imumog sa maligamgam po ito. Maligamgam lang po na kaya nyong igargal kung sumasakit po ang inyong sore throat. Ayan. Sakit sa ngipin ang last po natin. Dikdikin ang dahon at ibutas. Ipasok po sa butas kung ang ngipin nyo po ay may butas. Dikdikin nyo yung dahon ng ikmo. At ipasok nyo po yun. Nakakatulong po magpabinhawa sa sakit ng ngipin. Ayan. So, yan po mga kalakbay ang mga benepisyong makukuha po natin sa ikmo. At sana po ay pagpatuloy nyo ang pag-suporta sa channel ko para po sa mga health benefits na makukuha natin sa mga herbal tea or medicinal plants. Ayan. Thank you so much po mga kalakbay. And once again, salamat po sa panonood. And bago po tapos ng video ito, sana po ay nakatulong ito sa inyo at sana po ay huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button and also the bell para po ma-update ulit kayo sa susunod na upload about health benefits at marami pang iba. Maraming salamat po sa pagsuporta. Thank you. God bless us all. See you po sa susunod na upload. I-click niyo lang po mga kalakbay ang ibaba po ng video ito dahil lahat po ng sinabi ko sa video ito ay isusulat ko po sa description ng video ito sa ibaba. Maraming salamat po.